Hey, it's me, Aaron. We're here to talk about action figures. Ang re-reviewin natin ngayon ay MacFarlane Hero Killer Stain. At bago tayo magsimula, please subscribe to my channel. Don't forget to click the like, subscribe, and hit the bell button below. Yan, ito na si Hero Killer Stain. I mean, nakasulat na may Hero Academia Stain. Ito yung side niya. May picture ni Stain. Back, may picture din ni Hero Stain. And may MacFarlane.com, Facebook, Twitter, Instagram. Funimation. Or Funimation. Tara, buksan na natin. Hero Killer Stain out of the box. Meron siyang kasamang stand na may nakasulat na may Hero Academia. Ah, lagay mo lang siya dito. Para matayo mo siyang ganyan. Ayan. Meron din siyang kasamang sword. Or ninja sword. Kasi para siya ninja o assassin eh. Ayan, meron siya ditong knife sa chest, sa shoulder. Ayan, yung details ng bibig niya. Nakalabas yung dila. Nakaiba rin yung gawa sa buhok niya. Kung kuha yung anime notes, ito yung sa scarf niya. Kutay-kutay na scarf. Sa back, plain. Ano siya mga knife sa sides. Pero hindi natatanggal. Design lang. Ayan. Sa legs details. Yung boots niya, ang ganda ng details, ang tusok-tusok, no? Talagang death na death yung datingan nito, eh, no? Let's see the articulation. Look up, down, hair details, yan. Kaya natin i-360 yan kasi matibay ang articulation ng MacFarlane. More on rubber kasi siya, eh. Talagang matibay. Scarf niya, yan. Shoulder, 360. Bicep swivel. Double jointed elbow. And hands articulation. Meron din siyang rotation. And same lang sa kabilang hands. May upgrade siya. Hindi lang halata dahil nasa loob. Meron siyang butterfly sa shoulder. Onting-onte. Meron siyang waist articulation. May waist swivel. Sa thigh naman. Yan. Meron siyang T-crotch. Yan. Double jointed knee. Wala siyang bootcut pero meron siyang ankle articulation tsaka toe articulation niya. Ganda. Ganda. Nabili ko itong figure na to kay Carlo Angeles. Kung naghanap kayo ng Japanese action figure o katulad itong MacFarlane, kontakin nyo lang siya sa Facebook. SHF Market, Philippines, etc. etc. Kung nanonood kayo ng Hero Academia, kilala nyo si Stain. Dahil isa siyang villain na napakalakas at dahil sa kanya, dumami yung villain sa anime na yan. Epic to. Panoodin nyo, may Hero Academia. Season 5 na siya ngayon. And doon naman tayo sa mga posing. Now, check naman natin yung height. Nasa 6.5 siya or 7 inches dahil sa buhok niya, pero dahil kuba si Stain, siguro nasa 6.5 lang siya pag nag-straight siya. Itong MacFarlane Toys, alam ko, 7 inches talaga lahat na nilalabas nila. Tingnan natin siya pagkasama si Red Riot Figma. Figure Arts Kakashi. Nalilit talaga pa nga SHF, no? Rebel Tech All Might. Ininig natin siya pagkasama ang NECA Raphael Ninja Turtle. For me, kung bibigyan ako ng rate out of 10 sa Hero Killer Stain, siguro bibigyan ko siya ng 9. Dahil okay lahat, details, articulation, ang articulation kasi nakukulangan ako eh.
Di ako masyadong sanay sa McFarlane, pero details and paints, swak lahat. Talagang anime accurate siya. So weapon, nakulangan din ako sa accessories. Dapat mas maraming sword. Tsaka dapat siguro natatanggal itong mga sword dito. Mga knife. So, siguro next time, kaya pa nilang gandahan. Pero for now, okay na okay itong My Hero Academia McFarlane Hero Killer Stain na to. Kuha din kayo. Also follow my Instagram. Search Collectron, collect underscore R-O-N. Diyan ko pinopost yung mga toy photography ko. Check nyo na rin pag may time. Don't forget to click the like, mag-subscribe, and hit the bell button below. At mga kalaro, mga laruan na gusto nyo reviewin natin sa susunod, at kung may nakalimutan akong details sa review na to, comment nyo lang. See ya at the next video, mga kalaro.